Down morning. So, ngayon naman, ang topic na ma-share ko sa inyo is kung magagamit mo every time na meron kang kausap na prospect. Meron kang, tawag ito, meron kang kachat, meron kang, na hindi mo siya ganun kakilala. Okay, eto, kasi more on, guys, believe me, ang magtitiwala sa'yo dito or more on makakasama mo talaga pagdating sa negosyo ay strangers. Believe me, strangers. Ako na lang, ni isang kapatid ko, walang naniniwala sa akin. Ni isa sa kapatid ko, walang naniniwala sa akin. At wala sa ni isa sa pamilya ko ang sumabay sa negosyo na ganito. Tama? So ngayon, etong tinatawag na form, etong Dow Elevate form, ito ay para sa mga kliyente mo, sa mga prospect mo na hindi mo kilala. Yung nakilala mo lang sa online, nakilala mo sa Facebook, nakilala mo sa TikTok, sa Instagram, okay, mga nakausap mo sa Vigo Live, okay? So, marami kasing ano eh, maraming tao na nandyan sa mga social media ano natin, accounts natin. So, ano ba yung tinatawag ng form? Gaano ba ka-importante na ma-form mo ng maayos yung prospect mo? Okay? Form. F stands for family. O, occupation. R for recreation. And M for message. Okay? F, family. Kapag kausap mo prospect mo, alamin mo family background niya. Alamin mo, ano, may trabaho ba tatay niya? Okay? Kasi magkukwento yan eh. Na tatay niya may sakit, okay? Nanay niya may sakit, 'di ba? Kapatid niya may sakit, okay? Pagdating sa family, ilan ba silang magkapatid? Pero 'wag yung parang nag-form ka na eh, parang ka nang nagbuboy abunda yung ano, nag-fast-talk ka na, hindi ganoon. Dapat nagagamit mo pa rin yung 3F at isasabay mo yung form. Ang 3F pala at ang form ay magkakambal yan. Ulitin ko. Ang 3F rule at ang form ay magkakambal yan every time na may kausap kang prospect. Okay? Family. Balik tayo dito sa family. Kamustahin mo? Anong sitwasyon meron yung family niya? Nalalaman mo. Siya lang pala yung breadwinner. May isip mo, wow. Para sa kanya yung business. Kasi bakit? Sa negosyo natin, pwede siyang kumita. Lalo na kapag nagseryoso siya. Tama? Pag sinabi niya na parents niya may sakit, kapatid niya may sakit, wow! Good news! Kasi meron tayong produkto para sa ganong sakit. Okay? Ngayon naman kung siya yung tipong, alam mo yung gustong pumuti, may produkto tayo, may sabon tayo para pumuti, okay? May glutathione tayo. Tama? Meron, coffee lover pala siya, meron tayong kape. And hindi lang basta-basta nagkakape, kundi meron ding ibang benefits sa katawan. Nagkakape ka na, nagbabitamins ka pa. Nagkakape ka na, sumisexy ka pa. Kasi bakit meron tayong coffee para mag-slim. Tama yung merong medyo, hindi naman mataba, yung medyo chubby lang. Okay, so alamin mo sa family. And sino siya pagdating sa family? Okay siya ba yung tipong single mom? Binubuhay ang pamilya, ang magulang, binubuhay yung mga kapatid, and at the same time, single mom. So, dapat alam na alam mo yun. Kapag mga ganong klaseng tao, yun yung mga dapat inu-offeran ng mga ganitong klaseng opportunity. Why? Kasi yung mga tao na yan, especially kung OFW na yan, sobrang taas ng pangarap niyan, ang tayog ng pangarap niyan para sa pamilya niya. Kaya siya nag-sacrifice na lumayo sa pamilya niya, nagpunta sa ibang bansa kasi meron siyang pangarap sa family niya. So meaning, yung family background niya ngayon, alam mo na. Next is O. Nalaman mo yung occupation niya. Wow, OFW pala siya from Saudi, from Kuwait, from UAE, Dubai, Hong Kong, Singapore, Qatar, Japan, Korea, saan man siya. Sulok ng mundo, US man siya, sa Europe man siya.
So nalaman yung occupation niya, ah, ito pala trabaho, DH siya, ah, manager pala siya doon, ah, store manager pala siya doon. Nalaman mo yung occupation niya, tapos, hindi pala sapat ang ipon niya. Pag sinabi niya, ay, ano ako dito? Wow, ang ganda naman po, ma'am, ng trabaho niyo. Ang sagot, pag sinagot niya, oo nga po, pero wala pa din ipon. Tama. Kapag ganun yung, wow, para sa kanya yung negosyo, ting, para sa kanya yung business. Tama, kasi kahit may trabaho pala siya, wala din pala siyang ipon. Kasi sa totoo lang, yung sa panahon ngayon, kahit OFW ka na, ang feel mo, ang laki ng kinikita mo, sa totoo lang, hindi lahat ng OFW ay may ipon. Hindi lahat ng OFW ay may natitira sa sahod kasi bago yan umalis, automatic meron niyang utang na bonggang-bonggang utang. Bihira ang taong walang utang. So para makabayad sa utang, kailangan magkaroon ng extra income. So yung work niya, hindi sapat. Next is recreation. Ma'am, sir, by the way, kapag po ba day off nyo, kapag po ba free time nyo, ano po ba yung ginagawa nyo? Recreation. Meron dyan, ako po, nagti-TikTok po ako. Pag sinasabi niya, ako po, nanonood sa YouTube, ako po, nagpe-Facebook, sa Messenger po, doon lang po ako naglilibang-libang. Kasi wala pong day off dito sa Middle East. Tama. So, kapag sa mga Asia naman, kapag mga nasa Hong Kong, ano po, gumagala po ako with friends, okay? Gumagala po ako with my cousins, di ba? Kasintahan, kasintahan pala, joke lang. So, pagdating sa recreation, ibig sabihin, doon mo malalaman kung anong pinagkakaabalahan niya every time na may free time siya. Kasi marami kasing nagsabi, wala akong time dyan, pero may time na nag-Facebook. Wala akong time dyan, pero nagti-TikTok, kumikending-kending sa TikTok. Tama? Tumatambay dun sa YouTube kay Tulpo, ano mga update dun. Pagdating sa balita ang politika, napaka-active, pinaglaban lahat-lahat. Ibig sabihin, kasinungalingan na wala siyang time. Sinasabi lang niya yon kasi hindi niya namamanage yung time niya ng maayos. So, ibig sabihin, meron at meron siyang time. Pwede niya itong gawin, 1 to 2 hours a day na magawa ang negosyo. So, kapag sinabi ng prospect mo wala siyang time, it's okay. Kasi bakit? Merong social media. Makikita mo kung ano ang ginagawa niya. Alright? Pwede mo rin sabihin sa kanya, ma'am, nagti-TikTok po pala kayo, ipapalo ko po kayo, ano po ba yung accounts niyo? And malalaman mo doon ano yung kahiligan niya. And kung ano ang hilig niya, kailangan magiging hilig mo din para magkasundo kayo. That is porn. Message! Last message. Ang sasabihin mo sa kanya, ay ma'am, okay lang ba ipakalala ka sa mentor ko? Kasi alam niyo po, yung mentor ko, OFW din before sa Hong Kong. OFW din sa Saudi, OFW yung mentor ko. Kung anong background ng mentor mo? Ma'am, pwede ko ba, bakit ay ipakita? Ano ba ako? Ako'y pakilala mo, ma'am, pakilala ka sa mentor ko. Gwapo po siya. Ay, joke lang. Pakilala ka sa mentor ko. Yung mentor ko po ay dating katulong. Dating balut vendor. Okay? Dating chicharon and newspaper vendor. Okay? Dating guard. Siyempre, ako pinapakilala mo eh. Dating janitress. Dati siyang factory worker na ngayon nag-succeed sa ganitong klaseng negosyo. And good news, ma'am. Alam ko na kaya kanyang tulungan. Ma'am, alam ko po na may pangarap ka sa family mo. Ma'am, alam ko po na kaya ka ng ibang bansa kasi may dreams ka para sa family mo. Alam ko po, ma'am, na yung kinikita niyo, sabi niyo nga po, hindi sapat. Malay niyo po, yung isi-share ko sa inyong business, magiging open-minded ka lang. Kasi bakit? Ang taong open-minded, pagdating sa iba't ibang opportunity, mas mabilis pasukan. Tama? Ma'am, alam ko po na meron kang free time. So wala na siyang rusot. Masabi niya wala siyang time. Kasi bakit? Ang goal lang naman natin is ma-share ang business para kumita din siya kagaya. Tama? So ganun pala ginagawa sa form. Ganun pala piniperform yung form. Ganun pala makipag-usap sa prospects. Ganun pala makipag-conversation sa prospect.
So ngayon, kung ganun pala makipag-usap, ngayon alam mo na na, ayun pala yung tama, hindi pala, hal po, kumusta po, kumain ka na po ba, kumusta na po, ano po yung ulam nyo, yung mga ganun, kailangan, pwede mo naman itanong yun, wala namang masama, pero kailangan, every time nakausap mo yung prospect mo, with quality time, na nalalaman mo kung ano ito pagdating sa kanya. Ganun ka-importante ang form. Ulitin ko, ang form ay kakambal ng 3F. Yung feel, felt, and found. Tapos nalalaman mo to sa kanya. Para alam mo kung ano ang kailangan niya. At kung ano ang kailangan niya, yun yung ibibigay mo. Kaya dapat na-form mo. Malay mo, kumikita na naman pala siya ng malaki, hindi niya kailangan, pero may sakit siya. May sakit yung pamilya niya na pwedeng mag-take ng produkto. Malay mo, healthy naman family niya, pero kulang yung kinikita. So, kailangan niyang magkaroon ng extra income, lalo na kung may binabayaran pang utang. Or lalo na kung yung OFW na yan, yung client mo na yan, yung prospect mo na yan, ay mapangarap na tao. Mas masarap magsama-sama ang mga tao mapangarap. Kaya kung may pangarap ka, pag napanood mo tong video na to, lalo na kung hindi ka pa member, i-PM mo yung taong nag-share ng video na to. Pwede ka sa DAO Elevate. And ngayon pa lang, alam ko na mapasama ka sa amin dito sa DAO Elevate. So yun lang, ganun lang gagawin yung form, and I hope na ma-i-apply mo ito araw-araw, every time na may kausap kang prospect. This is JL Ausa and DAO Morning.